Magandang araw mga idol. 2018, October 29, nang talunin ang ating kababayan na si Jimel Magramo alias Pistolero, ang Thai boxer na si Pitch Chorhey, Kukot Jim by around 3 technical knockout. Ay nabigyan ito ng laban sa isang undefeated na Chinese national na si Winfeng Ji sa flyweight division. Pero bago yan, kung ngayon ka palang napadpad dito sa aking channel, ay huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads pa natin. Itong Chinese boxer ay may record na 11 panalo at wala pang talo, habang ang ating kababayan naman ay may record na 22 na panalo, may isang talo at 18 dito ay tinapos by a knockout. Mas marami na ang karanasan sa boxing ang ating kababayan. Nakataya dito ang dalawang title fight na WBO, International Flyweight Title, at WBO, Oriental Flyweight Title. Si Jimel Magramo ang may hawak sa WBO, Oriental Flyweight Title, at sa Chinese boxer naman ang sa WBO, International Flyweight Title. Ginanap ang kanilang laban sa Suzhou Olympic Sports Center sa Bansang, China. Unang round pa lang ay nagpakawala na ng mga suntok si Magramo, at ang hometown Chinese boxer naman ay gumaganti rin naman.所以这时候还是拉开距离等，如果说这种喜欢这种打中近距离对攻的这种选手，先够着打了，他着急，这说明他很着急，他呢。 你看他前手啊，对，这个前手，你看而且他打得很长，时间送得好，这是前手，对。有机会啊，迎他一下，全你看对手，他一动你点他，一动你点他，加强自己的前手拳。哎，对，就像这种后手迎击的机会。 一定要进攻，或者说通过这种有效迎击，迫使他的节奏慢下来，袁峰就有机会打出自己，也非常好，哎，对，对，对方还是。 直线的后退之后，对方的这个后手的前后打完了左右走，哎，左右走，哎。
Talo.因为他快，他出现的进攻节奏快，咱们现在可破成格峰了，一直在跟着他的节奏。这回合上来这么打，是不太清楚格峰这个体能也是也不往开拉距离。 对，马格拉莫打的也是很立体，很立体，很立体啊！把球能扣到你这个鼻子、眼睛这些位置上，就像刚才向进打泰国选手的快、多密，节奏你看连续快。 格峰现在真是不太适应他这个节奏，对，他现在把这跟不上，原来跟不上，这个对格峰的体能也是消耗特别大，这种挨打很危险的。哎，这是格峰固有的血性，但是这时候这么大很危险，我觉得还是不要想着你跟对手打回去，先把两块耗过去，看看这个对吧？对。 这么跟对方对攻的话太危险，因为左前方现在右眼受这个挂彩之后，他的视觉啊判断应该说也不那么很准。对。哎呦，哎，格峰这个劲儿确实是。 右眼不停在眨眼，对，而且现在肿的已经是越来越大了，右眼已经快成一条缝了，对。这种，但是后头可能也有壮着的时候。现在你看，格文方这个打对手的节奏打，对，啊，反对这场比赛是表示是最担心的。对，说过，中国先生要想挑战世界冠军的话，以这个高手过招，对，一定是跟高手过招啊。我们也现在确实是非常被动的，对。 Hanggang sa umabot na nga po sa ikasampung round ang kanilang laban ay dito natin makikita sa mukha ng Chino na nahirapan na ito sa laban. Kaya ang ginawa na lang niya ay tumakbo upang hindi ito magugulpi ng lubusan sa ating pambato. Pero sa mga kuhi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 h
Nang matapos na ang kasumpung round, ay pumunta sa kanilang corner ang dalawang fighter upang magpahinga ng isang minuto. Ngunit nang malapit na sana magsimula ang ika-unsing round, ay biglang nagdesisyon ang kampo ng hometown Chinese fighter na mag-surrender na lang sa laban. Dahil nga sa bitak ng karang kilay ng Chino. Kaya dito na nagwagi ang ating pambato kung saan nakuha ang WBO International Flyweight title at nanatiling nadepensahan ang kanyang title fight. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa video ito? I-comment mo na lang sa ibaba at babasahin natin yan. So yun, thank you for watching mga idol at huwag kakalimutan na mag-subscribe at salamat po sa lahat ng susuporta. Peace!